kamu sini. Paano mo lang ilalagay sa kasaysayan sa Pilipinas yan? Eh wala naman Jabida Massacre. After the Jabida Massacre, the Pangasamoro people were never the same again. Maraming kwento tungkol sa Corregidor Island. Nakasulat ang ilan sa Aklat ng Kasaysayan. Tumitigil muna ang mga barko rito bago tuluyang papasukin sa Manila Bay. Naging malaking bahagi rin ito ng World War II kung saan maraming magigiting na mga Pinoy at Amerikano ang namatay laban sa mga Hapon. Sa katunayan, kinilala ito bilang Memorial for the Courage, Valor, and Heroism of Filipino and American Defenders. Sa kabila ng katanyagan ng isla, may kwentong tila nilimot na ng panahon. So papunta kami ngayon sa Corregidor Island kung saan gugunitain namin ang 54th anniversary ng Jabida Massacre sa pamumuno ng Ministry of Public Order and Safety ng Bangsamoro. Ang layunin po natin ay mag-offer ng prayer sa ating mga Tausug and Sama brothers na namatay, minasaker dito sa island na ito. Ayon sa mga mananaliksik, Jabida ang nagsilbing codename ng military force na binuo noong 1967 para sa Oplan Merdeka na inilunsad daw ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos. Ang Oplan Merdeka ay nabuo para makapagtalaga ng military troops sa pinag-aagawang teritoryo na Sabah. Ang mga naging kasapi, mga kabataang Muslim. Mula Mindanao, ipinadala sila sa Corregidor Island para ipagpatuloy ang kanilang military trainings. Nakaranas ang grupo ng diskriminasyon, gaya ng hindi pagpapakain ng tama, kawalan ng maayos na matutulugan, at hindi rin umano na ibigay ng recruiter ang mga ipinangakong sahod at iba pang mga benepisyo. Hindi rin sinabi sa kanila na sa Sabah ang kanilang misyon. Sa pagnanais na tumiwalag bago pa man makaalis sa isla, pinagbabaril sila ng iba pang sundalo. Narito ako ngayon sa Mindanao Garden of Peace ng Corregidor Island kung saan sinasabi nila na dito mismo, sa likuran ko, dito pinagbabaril yung mga Jabida recruits. May mga nagsasabi na nasa 60 plus yung mga binaril, pero may ilan din na mga researchers na nagsasabing more than 200. Ang kwento, matapos pagbabarilin, itinali sila sa puno at sinunog ang mga bangkay. Ipinalinis umano ang mga bangkay, ibinalot sa tela at itinapon sa dagat. Nilagyan ng mga bato ang bawat bangkay para hindi na lumutang. Gayunpaman may isang nakaligtas ayon sa Muslim historian na si Professor Tirmizi Abdullah. Marami sa mga writers natin, no, yung naratibo nila ay nanggaling din kay Jabida Massacre. Kinuwento niya how they were summarily executed, na paano siya na-haul, nakahawak sa isang ipin-ipin tree, nahulog din sa dagat, how he was rescued by the Cavite Fisher Corps. Yung nag-iisang survivor ng Jabida Massacre, nabaril din at sinasabi na dito daw siya nakatakbo. So ayon sa mga eksperto, nakita daw siya na nagpalutang ng ilang araw sa tubig at tinulungan siyang makaaroon. Dagdag pa ni Prof. Abdullah, may ilan ding witness sa nabuong Oplan Merdeka. May mga na-interview din yung mga earliest writers na kasama sila sa Oplan Merdeka, na mga medical students sila na they were recruited to be part of Operation Plan Merdeka sa medical team, no? So part yun ng mga ebidensya. Ito naman yung sleeping quarters ng mga Jabida recruits. So, ito din yung tinuturing na isa sa mga makakapagpatunay na nag-exist talaga yung mga Jabida. So, kung mapapansin nyo, nandito yung mga pangalan ng ilan sa mga sinasabing Jabida. So, ito may nakasulat pa dito, all from Sulu. Hanggang ngayon,
pati ang opinyon ng mga nakakarinig sa kwento. Walang naka-undergo, walang gumagawa. Para mag-gather natin yung mga existing, mga surviving documents because we know na meron dyan. It's just that walang gumagawa to gather din ba or to construct history ng Jebida massacre. Because after the Jebida massacre, the Pangasamoro people were never the same again. Sinubukan naming kunan ng panig ang pamilya Marcos tungkol sa Oplan Merdeka at sa Jebida massacre na iniuugnay sa dating Pangulo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang sagot dito. Samantala, itinanggi naman ni dating Defense Secretary at Senator Juan Ponce Enrile ang Jebida massacre. Ayon sa kanya, inimbento lamang ito ng mga kalaban sa politika ng dating Pangulong Marcos. Paano mo ilalagay sa kasaysayan sa Pilipinas yan? Ay wala naman Jebida massacre. It's a fiction. Ang meron, yung tinatawag na Project Merdeka, nasa akin ang record niyan. Ang nangyari, kasi nag-recruit si Colonel Martelino, alias Abdul Latif, ng 300 na mga taga-Simunol na volunteer sa isang project ng gobyerno noon. Hindi ko lang masasabi kung ano yung project na yon, dahil maselan sa ating seguridad. Dinala sa corregidor yung mga yan. They were volunteers. About 2 months after the start of their training, may mga ilan sa kanila nag-rebelde, nag-mutiny. Gusto nilang umalis, umatras at uuwi. Eh hindi pwede dahil it was a secret mission eh. Kaya nagkabarilan, hindi naman na sinasabi na walang namatay. May mga namatay. Pero sa barilan, hindi massacre. Siguro we can say that it was a mutiny because they opposed the military on the basis that they learned na gagamitin sila to invade Sabah, to destabilize Sabah. Ayaw nilang gawin yun because when they were recruited, hindi yun ang sinabi sa kanila. Sinabi sa kanila they will be recruited, no, to form a special commando or elite force. It was also a massacre because pinagpapatay sila, trainees sila, no? Wala silang mga baril, pinagpapatay sila. It was a carnage. They were slaughtered. They were defenseless. And it was morally unacceptable. Mahigit sa 10 na nag-mutiny, 8 yung namatay sa barilan. Itong si Arula na sinasabi nila na witness, paano niya masasabi na magkaroon ng massacre and nandun siya sa dagat, sa corregidor. May kalayuan yun sa barak. So they were transported there. Yung killing ay doon ginawa sa ground na yun. Kaya imbento yung Jebida massacre na yun. Nagkaroon ng kaso yan eh. Nagkaroon ng court martial proceeding. For them, mananatili itong fiction at they will do their best na i-deny ang truth. It's because from the very beginning, no, since ito ay na-expose, no, in-expose na Jebin Arula, the Marcos administration, Marcos government did try their best, no, to whitewash the Jebida massacre. Ang panawagan ng Bangsamoro mailagay ang Jebida massacre sa kasaysayan. I hope na finally ma-establish, no, yung historical ng Jebida massacre. Kailangan natin ng support from the government. So panawagan natin sana ang government can conduct historical investigation for this. Pag-aralan muna nila ang katotohanan ng istorya noon. Si Enrile ay isa sa mga matagal na nagsilbing opisyal noong panahon ni Marcos. Justice Secretary siya bago maging Defense Secretary noong 1970. Pero ito po bang Oplan Merdeka na may 8 namatay because of mutiny, na ilagay po ba ito sa kasaysayan or nire-recognize po ba ito ng kasaysayan ng Pilipinas, Senator? Oo, tungkol sa Sabah yan. Dahil dyan sa Project Merdeka na yan, nagkaroon ng training sa Isla Malaysia at lumitaw yung MNLF. Kaya gineran nila ngayon ang Pilipinas. Doon ako pumasok bilang kalihim ng Department of National Defense. Ang nangyaring pagpaslang sa grupo ng Jebida, isa sa itinuturing na inspirasyon sa pagkakabuo ng Bangsamoro. March 18, 1968, Jebida massacre is identified by the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as the Bangsamoro Day. Now that we have the Bangsamoro government, we need to sustain it para hindi na bumalik sa ganong situation na very hostile. So, kaya nga we are very supportive of this program kasi gusto pa namin na maparami yung mga kabataan na
ma-involve. Aside po sa observance ng Bangsamoro History Month kung saan isa ang Jabida Massacre sa mga significant events na ginugunita ng Bangsamoro government kung saan na-revive or nag-spark yung current rebellion ng mga Bangsamoro. At ginugunita natin ito para mabigyan tayo ng chance na ma-reshape natin yung future natin. The patriotism of the Bangsamoro. And if they will not recognize, but today, that Galbanas is the unity of the revolutionary movement during the series. We have to work as one, the Bangsamoro and Filipino must work as one. Para sa mga kababayan nating Bangsamoro, ang pagtanggap sa bahaging ito ng kanilang kasaysayan ay para na ring pagtanggap sa kanilang pagkakakilanlan. Mula dito sa Corregidor Island, ako si Emil Ordonez and I stand for truth.